Uy, ganun po sa mindfulness na song ka natin tanayan po. Sige, good ka, wellness. Yan ang punta, nga itong matagwellness na tulong mo nun. Welcome sa atong Kapihan sa PIA. Dili sa itong paboritong istasyon sa DYTR. May gala, ganun po na. Itong broadcast di atirin niya hapon sa itong mata sa Philippine Information Agency. Dili sa LMP building sa K of Sintra, nga itong mapayas na Tagbilaran. Unya, itong mga pinginawag nito sa itong mga kaigsunang bulano, no? Labi na itong mga kaigsunan itong bulano, nga nalimuyo na prince mga kini coastal areas mura og ano ito magpantay-pantay ron kay dili lang kay taas ang dagat mura medyo bawal-bawal ang juntay doon na tayo nagsingabot po ng mga dili mayong tempo mura nga atong mong maghaton o karong mga panahon na naagyan po niya ato na lang damon kay bawal tag asa takadong human naman tag training yan eh ato ning may nungdom yung tanan niya magpantay karunay. Although wala pa tayong ipang buhian din ng mga advisory. Pero mas maayag yan nga na kay Bawa na Budahan sa outside inyo ang ayan nga buhatan. But tayo yung ngayon na ito ningingan eh kung kay Karumbol sa huli yun na po tayo isa ulog ng gihandog, di rin sa ulog ng gihandog pag yun na ito. Tungkol kay gusto ta nga na ito matag-adlaw yung mura na ito nga adlaw sa disaster prevention. So doon na tayo gihimo ang gobyerno kabahin sa disaster risk and reduction pagtukod ani mga konseho kay ko na ning nya karon hapo na may gana kini sila may atong atong mga bisita karon hapo na gusto ta na masayon unsa na mga preparasyon. So samtang dili pa nato sugda ning atong isgud-isgud karon inaog ang mga tanan na asmay paglawas o niya na ano mo sa inyong napahiluna na mo kayo, no? Tentas-tas na itong isang tanan. Gusto ko ta kamunta na ganasin yung mga bahay makahibaw sa utse ang ngayon ng buhaton kaya ito man ang balikon din rin ito may paingundog ka nun ay tungod kay Monia nga itong gusto ng mahibawan ka nun mo po rin gusto na ito masayran ng yung tanan labi na yun kay nanatay kasi natian na dilit kayo maayo towards this. So mga igala once again kinisire at amitsyo magiguban ka din yung sunso sa kaoras. Uban na ito ang itong mga kaubanan sa Philippine Information Agency, si Elvin Tumbosya, si Boitista, si Jun Calope, o si Teler Teruel. Nga, karong hapon na mga higala, hindi na ito maglangan at i-introduce ninyo ang itong mga resource persons karong hapon na. Itong unahon ni itong Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer dari sa itong lalawigan sa Bohol at imamatod sa kanina. Si Sir Anthony Damalerio, sir, good afternoon. Welcome sa PIA. Good afternoon, Sir Ray. Good afternoon, usap sa itong mga kaubad sa buwantang sa Philippine Information Agency. Daghang salamat sa invitation kay daghang ng pag-isutan, labi na sa itong observance karon sa National Disaster Resiliency Month, no? Sa buwan sa Hulyo. Hunya, daghang putang kaliukan panahon sa itong Sandugo Festival. So, salamat sa iyo ngayon, no? Nalipay ka sa among buwatan dito sa Office of the Governor through the PDRMO of Tertiary 17. Kay panahon po niya, makahatag ta kung sa itong mga announcement, kung sa mga angay may bawal sa itong mga kaisunan, no? Labi na itong nagpuyo sa mga kaislangan, labi na sa itong malinire sa mga matag-barangay o lungsod, no? Bago nang assume ang itong mga barangay officials, higayon ni nato na makarelease sa itong mga programa. Okay, then. Okay, salamat sir sa pagbisita sa Kapihan sa PIA. Hindi pa yung pagbikaya kayo. Kaya gusto lang ipunta ng magkatabang ang ngayon niya. At the same time, kining mas mayig yun nga itong mga katawahan magkandungog ikan mismo sa PDRM. No? Kung yung upan po ni Sir Anthony Damalerio Mahigala, Atong Higala Sad, ang head sa Emergency Division sa Tower 0117, si Mark Sidney Galia. Sir, good afternoon. Welcome sa Kapihan. Salamat. Good afternoon, Sir Ray. Good afternoon sa itong paminaw po. O salamat sa pag-imitan sa mga direct para po sa karoon nga buwan na kung i-observe ang sa President si Mats, makashare po may masakanginan kung sa itong mga programa, kung sa itong mga okay, sige. Padayon ta. Sugod sa itong mga itong diskusyon karong hapuna. Disaster resilience sa probinsya sa Bohol o gatong i-rate towards usa ka klaseng disaster panagitan kaniya. Tumitan ako karon karong hapuna. Doon na tayo medyo dumdung ang karangitan, no? Tingin uwan-uwan, kaya tumoy tingininis ka itong bagyo nga nagka-identity crisis. Kasugod siya babae, Maria, pag-abot sa Pilipinas na yung gardo. Kining Gris Bohol so far, unsa may rating na to sa disaster resilience sa itong mga kapanagayan
knowing mura o halos lukop na nato o atang training ang pangutan na gani unsa naman asa naman sa scale of 1 to 10 thank you, Sirino. Napungutan na po niya sa ubang mga media outlets na to, no? Pag-sood na to sa buwan sa July tungkol lagi sa observance of National Disaster Resilience Map. Okay. Ipungutan na to, unsa ka preparado at probinsya sa Bohol, labi na sa matag barangay o sa Puro. Now, we're happy to note na we have been very bullish with preparations with regards to disaster management, labi na dito sa barangay o Puro level. Si Governor Chato naghatag o programa, pinagi na sa kausaka training dito sa Puro level. Gitawag ni BEM or Barangay Emergency Management Training. Gitawag na ito tanang Puro leaders, tanang barangay chairman, tanang tanon, BHW, daycare, barangay nutrition officers, even karon home. We're discussing already sa home office na tawagun na ito tanang SK Federated Presidents. Kaya para po na may budget ang atong SK fund sa barangay, siguro po na itong SK officials magkalukit o gamay pundo para sa disaster training, no? Hindi ng fundraising, yung karoon sports activities. Taglaro na itong pagtanggal ng tapon sa SK. So, na may initial step, no? Magkikoordinate sa office sa itong SK Provincial Federation President, si Board Member Victor Bolos. Tawagun na ito sila, orientation on DRM, no? Nangayin na ito sa schedule nila. Para po, muna itong target, no? I hope na mga SK po nga nabinaw, maghatag sila o budget for DRM. Pero with regards sa inyong question, how prepared, depende po ang trahedya o ang threat, depende po sa kapusgono. Pero itong earthquake na ito sa 2013, muna daghang mga typhoons na nilabay. Muna ito, preparedness measures at itong ipangandaman si Ray. Okay. Pag-establish itong quick response unit sa kanalungsod. So we're happy to know. Pagsunod na ito sa bulan, sa July, itawag na ito, tanang DRM officers, nagtigong talito sa pandati. Kanya, daghan ang itampong, nalipay ta kay, doon na tayo regular exchange of ideas. Doon na exchange of notes na mo, kamusta mo dito sa panglungsod, kung sa mga kinahanglan. Pero gawas na pagpaligun na ito sa pagrimo, ang presidente kay si Ms. Queenie Fulante sa lungsod sa Dawis, isrenta na ito atong substations sa Tertiary 17. So, doon na tayo station sa Hagna, sa Carmen, at sa Obay, na hopefully, nag-establish po tayo dito sa lungsod sa Luon, ongoing na itong hiring, no? Nag-screen, nag-training na para sa new personnel na umatol sa itong Tertiary 17 sa lungsod sa Luon. So again, in a way to answer si Ray, parang well-prepared na itong bulanan na itong mga kaigsunan kay tungo na po sa itong experience sa Lino, kung sa rin ang mga dagkong mga typhoons po na nilabay kuman sa Lino. Correct mo na itong gingon nga, kinig yun, mga gini, ang experience mo, ikinala niya ang teacher. Kaya huwag ako naman ito, maagi ito, huwag na taka siguro kung sa'yo preparasyon, no? Kaya huwag ito, di man ito tamang until maigo ka ko sa kakusgas ko mo, nga magkapatumba ni Juan, kaya huwag ba mga kinahanglan din ay galing kunta, kaya di tamatumba, ani-ani. So, with that, pasalamat ka ko sa provincial disaster. Ang kining, ang Bohol na ay daghan nga klase sa kuan sa mga disaster. Of course, pabilin niya ako magsugod tani ng lino kay mga kaning mga kinatulugan kay para na to, no? Doon na tayo presence of mga faulting the risk ball. Pwede na itong identify asa na kita mga faults theory para itong ma-update po ng mga tao kung saan nga buhaton kung doon ay pagsibog ang mga faults ani mga lapitan na naan ito karon. Yes, sir, Mark. Okay, salamat, sir. Ang atong na-identify no, sa base sa PIBOX na tayo lima ka-fault lines dili sa ato ang probinsya. Na tayo sa offshore fault, diri may ka-traverse mo gikan sa Andanga o ang dagat. Paubos, then we have the north offshore fault dili sa Maribol, Tapet. Then na po tayo gitawag o east valley fault, atong Nagliho, and the west na to. Kaya yung ka-traverse dili sa Carmen, no, di ka na sa Luway, Luway to Carmen, to Sierra Bulones. Kanya, ang kanang ikalima, gamay na siyang full time dari sa Maripo, ng area, sorry. Kanya, atong always na atong i-appel sa itong information dissemination, sorry, nga. Ang si disaster, mo ginang itawag na ito, o always caused by human error. No, dili yun siya ingon na caused by natural occurrences. Atong may pasabot mo kay, kapan nawin ka natin mga fault lines niya. Ang kanin na sa Luway to Charbonne is more taon-taon na din na sa Rayno. Ako na nang muliho. So muliho na, basin si Makusipan ko.
napay kusog na linong mo ikaw din sa akong probinsya. Base sa akong masasmology sa K-box. So ako mong pasabot is, kung kabalo ka na nai-hazard, kung kabalo ka sa pag-mitigate, kung kabalo ka sa akong pag-responde, hindi may tagong sa akong disaster. Mm-hmm. Disaster is always caused by human error. Mga nilang ikaw, kung ako yung mamatay sa kino, kung magkamatay ka na katana, ano? Ganda. Hindi mo evacuate, hindi mo evacuate. Hindi ba ako na kang nilugo, hindi ba ka nga ganing nilugan doon sa kino, ang iyong bayan dito ko, kung ang kabilya ang ibutan, so okay, punta ka na rin mo, go on niya, natural, hindi ka hugno, wakagin ka na himo, matabunan yung kareha, ano? Initially, ang unang nga i-identify ang ganing tayong luway, ang iyang trajectory mo lang tumao ta una nga gipasapot nila to pero ang kilit sa na ay nga komo ta initial nga kuha no pero recently kisa may nakakuha na nga dili day dito all direction di ate dili pa imong scanner. Well, basis sa information gikan sa Philippine Central Office, mm-hmm. ang north no, ang offshore south offshore fault is between the waters of Albor and Luway going to Anda Idulman. Then ang east Bohol fault is Luway going to Sierra Blones and Hagna area. Mm-hmm. So ang offshore fault gani sa radio na to pag meeting na mo sa Valerie mo gi-announce sa atong guest man mo si Engineer Nolan ibagista sa atong Kibox Bohol ni move na atong last week no pero unfelt by human beings kay intensity 2 intensity 3 less than 5 unfelt by human beings no pero again the presence of the five fault lines in the province of Bohol dapat magseryoso ang mga tawa no atong participation sa NSED nga earthquake drill atong mga regular trainings no school based trainings usa sa atong ipagkusgan sa Reno nalipay ta sa den ang mga eskinahan nga ni participate sa atong school based training kay daghan na tayo makuha ng mga volunteers no mga trained individuals na makatabang nato dili na magsalig sa mga responders no? We're happy to know nga DepEd and also is very supportive with the programs of the provincial government with regards to the DRM. Mm-hmm. Kuan, karong lawa na nakita ta nakakuha ta na kuha sa bagong development kabahin na ni kuha, no? Cabinet position na ang DRM. Kini tingali mo isang kong direksyon na although nga itong ipaabot na ni kaning magkahimo na punta o kaning nga rin mga penalties o doon na ba yung mga amahimoon nga measures na mapugos yun ang tao para paghimoan. Kaya kasagaran mo, kurang wa nagyad da to lang impact na apay na tun hibuan ng mga local government units so dili na to hinan la kay itaganahan nga masilo kun sina nato pero atong gusto nga ipasapot din ni ka na apay dinis buhol do na pay local government units so wala pa gyud ka kuan unsa kay rason nga nung dili pa sila ani. Well, sa point, first point sa rinong katong nakuha na itong information gikan sa social media through Facebook na day statement ni Presidential Spokesman Harry Roque. Okay. The President Puno has approved the creation of the Department of National Disaster Department. Mm-hmm. And I think mga 2 weeks ago, nakadawa itong invitation no, ng itong mga MDRMOs dito sa Cebu PD consultation. I just forgot the house name pero ang main author ni si Congressman Joey Salceda, mm-hmm. ibang mata sa probinsya sa Albino, very active in regards to DRM activities, uh-huh. and initiatives. Nalipay tani kay supportive po tani with the creation of this department, makusgan naging siguro even down to the municipal level ang paghatag og dakong importansya sa DRM. Mm-hmm. Dire sa itong probinsya sa Bohol, although there are still LGUs na dili compliant sa RA 10121, atong nasayran nga ang atong disaster law sa Philippines, kaning green law na ito, RA 10121, one of the best crafted laws with regards to disaster management in the world. Mm-hmm. But still needs a little improvement kay like with the different changing threat na ito, nagkakusog na threat on climate change, nagkadaghan ng mga calamities, natural disasters. Ang ipod nga, i-suit na ito, itong programas, i-fit na ito sa okay. changing climate. So mm-hmm. again, mandated naman sa balaod ng LGUs to comply, pero again, mo na isulti ni Governor Chato na mo no, sa mga meeting sa tertiary o sa pilihan mo na DRM is all about leadership. Nung pagkagal din sa local chief executive, how bullish, how innovative ang local chief executive, whether you're a mayor, a barangay captain, or a city mayor, or a governor in the provincial level, kung sa inyong programa, mo follow naman down the line ang mga dito sa right. post, ang barangay, ang polo. So again, gamito na itong higayon, no? Awhag sa mga LGUs no? Mm-hmm. to be
compliant with the law. Okay, mandate man eh, hindi man tayo mo action kung doon na lang trahen niya. We have to focus on preparedness and prevention. Kung mo rin akong giingon sa niya, mas maayay ni Rogani pa rin. For example, of course, naturally, ang atong intention yun, zero kwalita, zero kasuntita, kung doon na yung nga yung kailin may tapo. No? Kung niya, clearly, kung doon na yung proven neglect sa usaga local official ba, huwag niya pagpanganda ba ni, wayan mo siya klaro nga gibuha towards this end, kung niya nagbuha sila sa pundo nila sa disaster, which is, sigun sa palaro ko, higalan doon na yung sikupusinto, no? Sa kinatibukan, napahati mo sa imong pagpanagat sa lungsod, doon ay 5% na so na kayo 1 million na pahat, that's, magkuha ka 5% na para sa imong disaster, 70% na para sa imong pagpanganda, 30% para sa response, no? Kung saan ka rin na. So, kung nakuha din mo ng kontas, kung pasabot, hindi mo naligamit pa din, seemingly, kung wala ka kayo pagpanganda, asa man ganun ang imong 5%, di sa man imong gastuhan, no? So, gusto na may mawaan na rin, gusto na ito may mawaan mo. The next step could be, do na by culpability, mahimo ko na, pahila na ito, may mga tawahan na mga pagliho. Tungkol kay klaro, magiging, ano yun dyan ang ta? Kay, kung na, leadership pa na nga kita na, okay? Well, yes, sir. Just like sa obang mandated institutions like local government units, siguro matanapod, mga ganyan siguro po sila, no, ang RA-10121, ang vice chair, anak, usa sa vice chairman sa DALG. Mm-hmm. Para po, ang DALG doon na may supervisory authority over LGUs. No? Okay. Dito sa PDRMC and sa local level, MDRMC, member po ng DALG. So, mm-hmm. Pagka-collapse siguro po na itong local government officials, ang atong DALG, sa pag-collapse sa mga LGUs na non-compliant. Mm-hmm. So, doon na yung regular reporting. No? Ang, sa provincial level, ang PDRMC council, full council meeting man is quarterly. Pero kami sa provincial level, we met 6 times last year, no? Nilapas na sa target na number of meetings. Again, moving down na sa leadership. So, inaamunta po, comply atong mga local chief executives. Kaya just like what we experienced before, katong day, grabbing muwan, unya, doon na evacuation ako sa kalungsod, namunta namin sa LCO, doon na may preposition goods, malilip, full packs, wala sa naging mo. Mm-hmm. Sa amin din yung, among ikulapan, no? Sa amin din yung 5%, naapin man na ang preposition of goods, no? Mm-hmm. Naka-ready na tayo, mga standby relief. Kaya kaso lagi doon na yung mga media, maka-action na yan ang LGU. Why good mood? Why good mood? Kung tayo panawagan sa magkatawang na nanayong bugas o kwa, doon na ika-respondin po ng lungsod. Okay. So exactly, ito yung bring up ng punto mahigar. Ito po kayo, datang mo ito na, dapat yung mga LGUs git karoon nga medyo walang dilik kayong comply, no? Ato lang gusto makita na niyo. Well, na istorya tabahin na ng Lino, kiling compliance sa building code, there is Bohol. In fact, ha? Ang sigun sa Lino, sigun sa National Building Code, Mexico, human sa Lino sa Bohol, itong dako, kaya kusok kayong Lino sa pointo mo na nga ito, no? Tungkol sa kakusok, National Building Code, kausap, ayun sila nga din na pwede na nga itong hanoblak na 4 pulgadas ang gidakon, ang gilipson. Kaya no, kung ka ng 4 pulgadas sa gilipson, o nga nabilang yung itong buhos nga pinadagan, bra, sa yun lang ay napulpukon, ang National Building Code ka ron, ang ginagikon, kinagang 6 pulgadas na ang imong halublak. Kung magtukon kang bay, 6 pulgadas, ang mananghid na taan yung matukon kang bay, at ito sa National Plaza, Office of the Building Official, no, sa itong kalusuran. Pero seemingly, atong building official, mura ba yung kalibutan? Ano, so meaning, doon ay dahong neglect, doon ay pag, sana, huwag yung pagtagad na ng balaod, sa nagingon, yung kinagilang magandang ta, although mahal na siya, medyo mahal-mahal lang yung tayo na ito, 6 inches nga halubla, pero kabayaran ka na nimo, may mong tiin, magbundak ka, magalubla. Ayun, nagalubla, pero magbundak, hindi ko bumbong na magbundak sa mong tiin, hindi ka kayo kabayaran ka 6 inches na, no? Well, ang nasara na ito, sorry, tungkol sa Build Back Better concept sa national government, no? Labi na after the earthquake. Huwa ko masayo, after the Great Bohol earthquake o katong Yolanda, ang Department of Education nag-revise ay ng programa sa school building. It used to be 800,000 pesos per classroom. Mm-hmm. But because of the Build Back Better concept na ng mga sukod sa Haluplat, ang Kabilia, huwag ko masayog, sir, 1.2 million na ang katidad sa usa ka classroom. Mm-hmm. Noon niya, katong linog na to sa 2013, akong i-check man dito sa Department of Education, sa Bohol Division Office, nakalimot ako sa exact figure, pero 1,200 plus classrooms totally damaged. No? Mm-hmm.
may gani kay holiday to, no? Oh, yeah. Oh. Ang usa ka classroom nag-average na about 30 to 35 students, so nagani mo abo 40 students per classroom, no? Yeah. God forbid, no? May gani kay holiday to, there, it could have been a different story kung katong totally damaged classroom puno pa ang mga estudyante. So again, in a way, atong learning experience after the earthquake, ang building code nato siguro, i-adjust naman po, no? Ay, ang atong Capitol building, I heard na earthquake proof for story, no? Ang atong National Museum, sturdy na kayo, papulong sa ana. Ang classrooms nato, girevise na kayo. Okay. Matod na po sa DepEd, no? Sa mga consultations nato. Na ang classroom, usama po ng evacuation center na ang Universal of Calamity. So, dapat, tigun yun, kung may kadaganan sa atong mga kaisunan, no? Labi na dito sa puro kong barangay. So, again, learning experience for our building code, labi na sa mga public offices na to, na dapat mukomply yun sa building code sa atong nasa. Mm-hmm. Okay, ato giingot may galadari nga. Gusto ta nga karoon na yun natin painundog kay karoon mo rin yun, bayayaan rin yun na to. Wata mag-ingot na rin nga, kanang arong badakayan mo, ato ane, sa arong luas na karoonay. Kamuna rin yun, kanang wata makitaan mo muna, pero kanang mumpita steril o mauna rin pagpulpong, wala din na kita kagwala na. So, ating painundog, sa tanan nga, karon mag-exulong na ito na minaw, magtukot kita sa mong inyong mga kagalingong balay, dinding, tindahan, ada, nga punduhan, o tao, palihog yung tao, tanong nga, ayaw mo kasugot nga ka ng pinalagan ng trabaho, kaya may pa ka ng trabaho ng panday, o mo puyo mo na mong buwan. Ikaw na magyan, so mahugno na, turbida, ikaw pa'y gabayan, ikaw pa'y nahugnoan. Mo na ay takong sakit para na to. So, ating pinundong 6 inches na hanuglat ang NAS building code. Kung yawana ng itong 6mm to 9mm na kabilya, no? 10mm na karoon ang kinagamayan na kabilya ng gamiton. Dili-dili kayo pagpadato sa mga kontraktor o sa mga supplier hardware. Ang ato na ay gusto ta nga luwas yan. Sigurado ta nga dili mo kumunuan na ninyong mga balay. So, wala ito kita na sa paglinog. Di man ito mapugnan ang linog kung higa na ang itong mahimohan is atong mapangandaman, sa iyo naman ang pangandaman, liko na itong balay. Kung niya kahibaw ta sa tanang sakop sa itong pamilya na kahibaw ang asa mo dagan, kung sa'yo buhaton, kung mahitabo ni chances are di na mo magkabungo pagkita sa aras sa akadong, di ba? So, o na nga, karon ato pong ipahinundog na dunay kasagaran dunay tay gihimo nga simultaneous nga earthquake drill, no? Ang atong drill sa Bohol ba so far mas may dagan ato na simultaneous kung ganyan ito ko timing mo ito nga dito ko kuhan nakabiyahe mo ito on the way ko na kusbar ko tingnan ito oras nga ga-drill ang tanan diri sir. Yes sir, Henry. Kung compliant kita sa provincial level, no, once makadawat na sa directive, gikan sa DILG, Central Office, through the Office of Civil Defense, directing all LGUs to comply with the NSET or Nationwide Simultaneous Earthquake Drill. And we're happy to report that quarterly, we participate yung labi na sa atong LGUs. No, nagdawat kami si Ray sa atong mga pictures, no, mga participation, labi na sa mga elementary, public elementary, high schools and elementary schools, province-wide. No? Nag-collect na po may ang watan sa mga compliance code sa LGU. Mm-hmm. So we're happy to report. No, even the provincial government through Tertiary 17, ang regular din na nagpa-evaluate na isang Department of Public Works. Mag-soke na naman sa office na basta NSET ready na sila. Musuhan na mo na magpa-evaluate sila. And even the high schools, no, sa Tagbilaran, mm-hmm, through sa ilang senior MC, nag-participate na po. So again, siguro ang experience nato sa previous typhoons, katong Lino, in a way, was a learning experience na atong mga practices and protocols, no, kaning duck cover and hold, atong ginanikwan through sa Tertiary 17, ang very basic protocol when it comes to earthquake. So, even ang mga teachers, no, dagan kayong nag-signify, karon lang, I think, mga 3 or 4 letters coming from the different LGUs, nag-submit na magpa-train na po sila. Mm-hmm. So, again, daghan puno kaya ang schedule na to sa Emergency Management Division sa Tertiary 17. In fact, oba schedules atong ipang ginana, oba siguro ang mga ipang postpone tungkol na sa kadaghan. Ngunya, tungkol po sa San Dugo festival ato na ang Emergency Preparedness and Response Cluster ipang ulan po sa Tertiary 17. Okay. Kining atong training ba sa din? Kaya bang na-train na to? Makaingon ta nga capable na po sila mo cascade na training para mo sugat mo sumupas-pas na mo dagahan talaga po matraining kay
kurang seemingly o ka nga itong provincial disaster rate o saligan sa training call group murag kasi i-output na ta na bilip na maapas yun noon mas pa yung maka-capable na ba? Yes, sir, Mark. Yes, sir. Ang sa akong belt nila, akong target audience na niya, itong mga barangay officials and group leaders. Kaya ito silang guidance, sama sa nasiraan ito, ganyan na, dagang mga NGOs and mga kanang organizations, ano, ilang gigamit ng disaster funds. Pero what nila mahan ay sa saktong nga nagamit base sa hazard na nasa ng lugar. So isa na karoon itong natudo sa akong BMT. Pero kanyang mga training na ito, mga emergency response sa itong mga LGUs, kana sila sir Ray makaingon ta, capable na. Sa matter of fact, naganap po itong mga LGUs na mo request na ito, Sir Anthony. Usay mo, buha mo na mga gamit ng CPR mannequin. Kaya tungkol sa kadagan na nilang mga kuan pag minatuduan. So, sa mga sa province, ang mong ipasan na ito sa municipal level, then sila po, grupo na ito. Mas maayos. Escape down to their kung niya kuhaan, mas feel ang tao na feel po sila ba na sila mag-train dito sa upos. Kung niya, mas maayon na siya kay lamin mo yun ng hands-on yun kay mo na ito ngayon, kasi sa karang may training lagi, nagkabot na as balay mo na makalimot ka, mas maayon na sila ganoon. Karoon ka, mapukos ka ito ko kay ikaw mo yung utulo sa inyong bayo. Hindi na niyo ito, ay makapagod kay bayo mo. Usa na sa target sa BAM training, Sir Reno, panahon sa calamity, ang barangay officials nag-assign kung asa sila kudagan, asa magtapo, asa na naka-identify na evacuation center, kinsa nga barangay officials in charge sa food packs, kinsa ang in charge sa equipment, kinsa ang in charge sa pag-inventory sa mga bata, naka-incorporate na ito sa manual na ito, Sir Ray. In fact, itabangan ta sa Department of Interior and Local Government pag-develop ani. Daghang consultations before na ito na-approve ang manual ni Go. Nice kayo ang input, dito kay input kay sa iyo naman dito sa barangay level. Kung asa ilang hazard na isuba, asa sa nabudagan, kinsa ang ilang contact person sa tertiary. Even itagaan na ito sila ang megaphone, no? Sa provincial government, all barangays, no? We're happy to report 1,109 barangays. Itagaan na ito ang megaphone, itagaan na ito disaster kits, DRM kits, no? Why bili sa color sa political survey? Mo na yung ko, when it comes to disasters and calamities, dili na ito magpili. So, tanahan, we're training all barangay officials. The challenge lang is, bago man ang election sa barangay, no? Nayuban na last term ang kapitan, nayuban na pinte. So that is the challenge, bro. We're happy to report, no? During itong activity na to dito sa cultural center, ang ipatawag ni Golf na ng barangay captains, barangay treasurers, o barangay secretaries. I think more than 50% nagpamigil pa man po. But again, the challenge now is with these new barangay officials, mag-negotiate pa tayo, no? We're thinking at budget allocation na ito sa training na okay, bago man ang set of barangay officials. Okay, mo po na ito kita na wagyan nga kuhan, no? Ang ato lang is, gusto ta nga kanang sufficiently prepared din ang buhay na binagin kay natay lima, ang both systems nga naawag nga. Kaya po ko dito tayo na ay kandidat si Utas Bohol ba? Kaya nga itong pagka anakugol ngayon mo ta. Kaya po anak po ko, panalitan doon ay tubig na tukol. Kasi nga naman, kaya tubig, mangita, yun ang kalusta. Surok na sa napo, kaya nga surok na sa napo, maghimo na siya, huwag iyang kaugalingon nga suba-suba sa pasapa, silaw. Kung magkusog ang uwan, mudako ng buho dito sa ilaw, mahukmak ng nasi babaw, mo na nga dili necessary nga ka ng lingkog na itong pagbantayan, no? Okay. Mahimog ka nga nga movement, makasibog si Uta o nga labi na mag-uwan, humog landslide, which brings us to our next disaster, kan landslide. Identified na ang itong landslide areas there is Bohol, no? Na natay map, in fact, pwede na para sa mga local government units. Pipiyan ninyo ng disaster map na as probinsya, na as PPDO, yan, nakapag yan sa P-Box, no? Matanaw sa inyo. Sa iyo na lang yung tanaw na ato lang is unsay plano na to in general, kaning mga lugar na dunay prone for landslide, unya, di pa rin iya o mga tao nga ganahan din sila kaya wa sila laing balay na tukuran sa ilang balay at tupot sa landslide prone area. Ibota nga ito, NGOs, paglisod po dahil o design. Yes. Ang mga protocol sa Ray sa Tidari mo ang Tertiary 17. When once makadawat tao, advisory sa pag-asa na doon ay tropical storm or kanang low pressure na mabot sa kung probinsya, mag system check man sila sa Tertiary 17. No? Dili, ganin ako lagi focus sa mga landslide prone areas. No?
province-wide, no, naka-incorporate sa database na ito, pagkatag-advisory. One good thing about the law sa R8121 is magka-call ang local chief executive for preemptive evacuation. No, kung doon na nag-i-threat, no, makita na yun nga 3 or 4 days of non-stop rain, yan, kusugin kayo ang tubig, ang rainfall, makikita man sa pag-asa kung heavy or moderate rainfall, doon naman sa record, red, orange, yellow, or yellow code. No? So, from this advisories, magka-receive na punta sa local chief executive. So, naman na sa system nila, Mark, nila sa Mark, sa tertiary, no, ang puro, even principals, barangay chairman, vice mayor, even the chief of police, even ang atong mga dams na to, sa Bohol, mga major water dams na to, atong gikwa ilang mga protocols kung saan ay doon na ba increase water level nila. Para makahatag ko pag advisory dahil sa local chief executive. Okay, buti ato kita ako gilani. Pero kanin nga, to the point of kanin tapuan, di ba red flag na gini mo areas nga, this is gonna grow to last time, na napagitan po na datos mapa, no? Pero mga ligina, kasagara mga nagpuyo alin, nag-iya na mga yung taa, mga title, di mga ilan sa beginning, kasagara. Mga ligina, may sinagam, saan mo magbalihin, asa mo yung magbalihin? Doon na ba sistema nga, itong yun na muna, kabahin na mga tao nga, while na ay mga lugar mas barangay na wala kayo kanang swapping ba nalita na ALD na ako yung mga lugar o forested area sa barangay like iswap ng forested area into residential kung yan kaming clearly listen to give kayo po yan mo na itong imuon itong i-reforest o i-rehabilitate ano nawa ng chance ka ma-landslide siya tungkol kayo na na may buwan are there any plans towards this end? Do na ba? Well, again, because of the presence atong RA Telmatuma, no, guided man saan na firme when it comes to disasters. Unya, key national agencies are member magudanis na rin, no, in fact, okay. PIA, regular, maka-join sa atong meeting. Naman ang PNP, na ang Army, sa among experience, katong sa Lobo nga nakalimot na kuhut sa atong tropical depression early this year, agaton. No? So, doon ay mga families nga na-threaten to overflowing sa ilang suba dito sa Lubok. So, again, because of magka-call man ng shocks ang mayor no, to order preemptive evacuation. So far po, sir, mag-cooperate na po ng mga tao. No, willing naman po sila. Naibawa na po sila sa kanang peligro. In fact, ang tertiary, nag-coordinate dahil dito sa Philippine Army pagpada sa mga trucks. Ang OPSWD and DSWD, nagpada o relief, the counterpart ko ng provincial government sa fuel. No? Collective effort from key national and provincial government agencies. Pero sa with regards to the question of doon na ba po yung mga gali, naman po, no? Hindi man kaligayan, no? Pero again, convincing na po na itong klaro, yung na po ang tarot nga para mo po nasa lang kayo man for their safety, no? Ang target yun na ito, zero casualty. And we are, again, happy to report na for the past pilang tropical depressions, naniko na ito, zero casualty yun sa provincial, sa province na ito, Bohol. And usap ko na ni is, ang katong, one challenge na mo ni is, katong doon ay tropical depression nga, mag-accounting ni sa mga evacuees. Una, nagtawag na mo dito sa office, sa mayor, or sa MDRMO, wala yung evacuees dito sa schools, pero tuwas mga silingan. Tuwas sa bahay sa barangay Kapihan, tuwas sa bahay sa barangay Galia, tuwas sa Ingagaw. So, mingon sila nga, doon na may reported evacuees, pero wala ma-report dito sa evacuation centers. Kaya tuwa naman silang mga silingan. Wala po overnight, kaya pag-subside sa tubig, yung mga pag-dayan, okay, dayan. So, challenge ko na ito na nga, doon na yung coordinated effort sa LGU, sa provincial level, pagkuha sa data. Para po, kung sa action na ito, both sa provincial o sa municipal level, kung sa pila po ka-relief field packs ipada, kung sa karagahan na itong mga ipada na relief, magagal po na sa data po tika dito sa ground. Okay. Okay, ito kita na. Okay. Daghan kaya mga issues ka ngayon nga kung ano, no? Although, clearly, ang itong kaling disaster, no? Pero usap po is mga kinabaguhan ng mga badawan. Pero sini ni the most proactive karon nga nahita po, mao kini kinalagahan na tingali o kuhan karon kini nga kana po nakita na nato kung sa nga develop kung sa nga nga dili tungkol kay mao lagi ni nga tuwi tanaw nga if towards every disaster nga pag Singapore kinahanglan kita nga magpa-evacuate ani mga tao nga naa permanenteng naguyo aning disaster areas. Kano gili man nato ibalhin na lang dito rin na tawag sige ko ano si swap na lang nila ito ng mga lugar pero mo na
these are the things that we need to work out. Kaya natin i-work out as kining katanaw, aning balaura. Tungkol kay katanaw ito, dili mahimo, dili man sustainable ko na magsige na tao pabalihin. Mas maayang yun lang, hindi na natin sila yung mali, sipte na yung sirakan na yan. Okay, so, mauna, gikan sa linog mahingalan, eh, punta ta o kanang landslide areas, karon na istorya na punta bahay na yung mga lunok-lunok, baha-baha ka na okay. Yan. Bukod, na yung mga areas na itong ipang-identify, eh, pa sa mga mapa ko na ito, kapakita ko na rin. Para sa itong mga bagong mga na-elect ng mga kapitan, lilihan ninyo, naanay mapa, makita na ninyo, pwede o tambagan ninyo ng inyong mga tao niya o asa natin itong mga risk areas, ayaw kung patupura o kung nangita na ako sila yung dahil kapilihang lugar, tambagin na lang kung ayaw, to, ayaw maluwal na ng sapa, kaya sapa, aran na, uway uwan, pero magawa na, ay siguro madagat na na. Experience na to sa Alicia, nakitatag mo sa kakuhan yun, no? Kanang kapit sa progreso. Progreso. Kana, kaya iniktanaw niyo mo, dagat na ganyan siya, pero pating gamaya na kaya nasa paan na niya, naangyarihahag mong tanasan. So, mo na ito kikon nga, kung nakapailahin yung option nga, dili kay delikado, ayong gaghata na yung tao nga na magtukod yung mga lugar nga delikado. Okay. In the first place, o panamitan na disgrasya, ikaw na magiging pangitahan na sa arapit, kinsa yung kapitan. Diba? So, makatabang tagdako, dili na sa atong kaugalingon, na community, kanyang pong pag-allocate sa itong mga pundo nga yung kinanglan ba, yung karaadlaw ng magpahimakwe, pati nakuha na gasto. Gasto. No? So, mo na ito, itanaw ko ng mga igala, yan na ay upcoming dili maayong tempo, no? Pataka kita o unsa na, ganin ang buta, ganili, tani. But clearly, doon na na yung one, kaya mura na pundo ni balikduha ka dili maayong panahon. Unsa may ato unang ikapatambag kaya ato mga tao kaning posible na kusugawan na ato masinati in the next few hours, the next few days tingali. Okay. Yes, so, sir. So, kaya yung weather disturbance nung naan doon sa Pilipinas. Katong si Maria, so nag-identity crisis. Naabot ay kanang low pressure area na naspatan ka ron sa west sa ato, sa Pilipinas. So kanya itong experience na si Ray is mo na siya ang na-enhanced lang itong abagan sa karanduha ka weather disturbances. So sige ako na itong monitoring sa itong mga local government units. Sige tapada ako advisories. Kaya ng council magbita direct advisory ko from pag-asa. Mga rainfall warning, thunderstorms. Una itong ipangpasa sa ilaha. Right. Ito ipangtawagan, ipang-confirm kung makisa natin ito sila o uwan-uwan. So natin naka-embase ng mga protocol na si Bako na game na kabalo na ta kung sa itong next nga pagmaton, even our local DRM officers. Okay. Kining ko ang tingklase na no, rin niya na yung mga bata nga nasa mga eskwilahan while in the event of ngani nga nagakuan ta. Unsa gani ang last nga itong protocol kabayani, cancellation of classes? Yes, sir. Yes, ito na may standard operating procedure for tropical depression 1, as in number 1, 2, 3, no? So, mandated na ang local chief executive based po sa recommendation sa MDRMC or BDRMC for provincial level. Pero again, si Ray, ang Department of Education, doon na magpo yung target sa number of school days na, so, no? Niya, kung mag-cancellation of classes, muha pa kung usa ka weekend, no? Niya, ato kung itanaw ang claimers sa mga parents, no? Dali na usahin na mag-declare o signal number 1, pero dito sa 2 ang internet. Unya, nag-cancel na ang mga fast cars na ito going to Cebu. So again, we will always seek the guidance of kanang regional office sa PAGASA. Although naman si Sir Leonard sa atong PAGASA, local PAGASA, pero kami sa provincial level, mukonsult din me dito sa regional office ni Director Tabada. In fact, regular man maghatag og message na ito si Director Oscar Tabada kung unsay angay na mga cancellations ba. So again, doon na ngayon, naka-in-place naman na sir eh, kung unsa nga type of signal number nga ang level po sa skilahan magka-cancel, pinakikod sa recommendation. Kay again, ang atong mga syurente sa Palau, usa managitan, kinikitawan to vulnerable sectors, no? Yung mga bata, senior citizens, mga pregnant women, no? So usa na sa pangitan ng mga vulnerable sectors na priority good when it comes to disasters. Okay, kung lagi mo po natin ingon nga, sa himahimutang katawanan ba nga, na ay national declaration nga natay tropical disaster, tropical depression nga nagpaingon,
kasagaran na ni mo, maniyang Diyos mga tao, kani, in the next 6 hours pa mani mo po, kani mga signal na meruwa naman tayo, yung kating inita, magaya na eh. So, mo po na yung ibang, at times like this, nga kanin yun, mo po tayo mahimong balapon mo yun na, mga signal na meruwa, mga ito ni klase, sa uban nga level, sa bilik, tanan do. Pero pananglitan na tanaw na ito, bisan why storm signal, nga pati kusugan ang uwan, kaya mo talaga na yung mga eskwilahan na ito din nga naaga, agiana nila mo agi umbaan isud kayo so ang atong discretion na rin sa atong local officials no si go apan recommendation sa PDRM or atong mga mayor with the MDRM kay sina may naa dito di ba pud mahimong si go mo ideklara ninyo di kay si go mo ideklara na ay uban nga dili man maapil no so mas payo kanang inyo yung tutok nga mahimong kalera ng espilana mo dili tungkol kay nasin na sapa ang ganyan. The rest na, klase ito tanan. Kaya aron dili itong tanan mag-ibuan ito. Duha ka dominguhan na ngayon klase, agay klase ta. Yan na may mga pangitabuhan ng Jose Rino, katong dito sa kalungsod na nag-suspend ng classes. Pero dili na muta, nanawag sila na mo. Kausap na kusog ba ang hangin ni dia, kusog ba ang rainfall. Muna init kay dili sa tuwa, pero dito sila kusog ang rainfall. So, muna yung term ni Director Tabada o localized declaration. So magaganda sa local chief executive kay even ang Bohol bisan signal number 1 ang i-declare sa tibuok probinsya lahi-lahi pa kun ang weather system sa ato no labi na dito sa norte sa este dili magkapareha pero again we are guided by the localized declaration po na advisory sa pag-asa. Correct. This is 120, 140 kilometers across, no? Lumoto nga pag panahon nga dahil puso kayo mga bagyo, usahan, ikaw ang atong tumoy, dito na rin sa umbay, pertin taong linaw ka kayo, siguro ang pagkatawa, sa tibaw na lang mga bangka, nangilong rin dito sa umbay, makikita, big parang Facebook yun karon. Murag wa ta kay bawon imong sa kagrabe kay pamati dito kita ganalis pa ta diri kay nganong gi declare no isod kaya kay usahay nga atong mga fast cars sa Tagbilaran na cancel para dito sa Tubigon dunay trip sila 45 minutes naman ilang travel time to Tubigon to Cebu no even atong mga PPA atong port na ubang ports na to major ports sa Ubay sa Talibon sa Hagna na nag-declare ta signal number 1 no travel na may number ay kanang sa kabukaton sa barko kung sa iya na maka cross tanish na maka venture out into the sea pero makansin dress taglaran pero ang hagna nagalaw ang trip no so mo mo ni usa sa mga sa balaod kani ni-revise nila nga disaster law na to nga under review man kuno pero do na pronouncement nga aprobado na kuno sa cabinet right for signature na siguro na sa atong mga president to ang malipay ta na kay daghang mga changes no nga daghang i-angay pod implement with regards to weather disturbances. Okay, so so far almost taken na nato tanan ng disaster kato na wala na ano storm surge markahan at ibang markahan na nato ang mga areas na risbol kay mo na kung pong ganahan mo yun diha na kita ng potential ato lang mong ipanundog na karoon mga panahon na umusog ning hangin mo diha ang di mo po kaya hinong taas ang tubig ang gabi eh buntag mo nun ang tao. Pero nevertheless, kung saan yung maganda ang takit, panalitan, kusog yun ang hangin, o kaya mabot o tagsang metros na baon, buti pa sa buta kung chance ang mabot kung nas kusina o ganyong inyong bahay na tamak na nas dagat, di ba? Tapos hindi kayo ginagawa mabot. So, ang damandang ulit na karuna yan ay kuhan. Kining, ang sunod na rin yung magkuha na ito, kaning mga other emergencies na kinahanglan na ito na sa gumangon. Panalitan ka ng Luna na yung nag-amplit risk buhol yung mga tourism areas na caving, no? Nahadlok na mahitabo ito parehas sa Thailand nga kuan. Kung sa may atong gipangandam towards this end, kani atong mga caving establishments bito nga kuan, like for example, doon na yung Danao, doon na yung ubang areas, nagkang mga areas na nag-ampli, in fact, nga wag ka nito kay Bao nga, giyaglihan na rin ina for tourism purposes. Niya. Kay Bao, ang resulta nga, mura giring prepared kaya mong tanaw ka na ay sakto na kailang headgear pero wala mo sila yung sakto ng mga gamit pa nung sa sunod. Wag ka sila yung mga harness na taro. Okay, yes, sir. Pero na sa rin, no, being the Bohol mo rin the prime ka ng tourism area, taga na po tanda rin iba-iba yung mga establishments nga ilang i-venture ang mga extreme sports. Mm-hmm. No? So, wala ako ang ipangandaman po, even sa atong provincial administrator, si Sir A. Damalerio, at nasa ko working table na
nami i-propose na ikaw pat na division under the PDRM office, karang tawag na itong SHAPS, no? Safety Health Accreditation Policy Standards. Nga, ang kana nga division, muna yung focus sa rin sa itong mga establishment na pinaka ng engage with extreme sports. Kung nabagod, magsunod na sila sa mga standards. Kay pagod mo sila mag-responde just in case yung bako ay may tabo, no? Kay parato yung dimension na giving, kasi di sila para so explore at kaya mo bigla mo yung gawas no so sa kono talon yung gawas mo sa kono oh may mga bungee jumping at kaya mo si pato mo tutor na kung sa yung next action so isa na sa tungi tanaw under sa office ni Dr. Damalerio na matukod ta kung kana ikaapat na division ang yung trabaho is mo focus more on the safety health and accreditation ngayon sunod pag na sa mga standards kaya mo pa rin gusto na to kung may tapo nga kanang dunay quality assurance sa produktong buhol safe gyud as ya. Ah to inadukan is produktong buhol nga pagsakay ni Godia sa nga ga zipline ka kalitre ka umbo dito which we already had an experience sa bayan diba? Oh gusto ta nga ato gi paniguro nga safe gyud ang ato produktong buhol so kinang ya credit ta to na nasa dai ka galingon nga safety in-house measures kung sa yung ngayon gagawa ito, at the same time, doon na sila yung emergency response team niya. Nga in place, dili kay gawas sa agatong kwanza, sa agatong sa yung ngayon, doon na mong tatay na yung guard, higawas sa kanyang hihihi. Gana yung mga kwan. Kusa na sa itong ginakaw, sa rin yung kanyang plano na itong create na ika-upat na division sa itong buhatan. Okay. We increase number of tourists no sa atong probinsya mo operate ng Panglao Airport on nagkadaghan po ng mga resorts dito sa Panglao no not even Panglao dito sa Anda uban atong mga sites no so atong itanaw ang ilang lifeguards do na by training do na by certificates no dili lang ang lifeguards ang even ang mga crew nila dito ilang mga service waiters ang ilang mga kanatik in charge sa diha upang mga facilities nila sa resorts atong itanaw nga highly trained kasi sila ang ang inang purpose ani pag pag-generate o income kay lingkod kay ng mga facilities no gatran na sa director when it comes to calamities human induced hazards kita na po na to ang ilang capabilities even sa atong regular meeting sa Port Security Management Council diya sa PPA ni subyutan ng mga operators sa mga kanang ocean jet supercat tubo atong itanaw na by training ang ilang crew even dili lang ang kapitan kundi ang regular crew na nagman sa barko in kaso dunay mga kanang tagas na bawal na biyahe sa ocean jet o kinsa mga fast craft ready ba yun ang ilang mga crew makarespond sa mga emergencies no dili lang kay para sa mga local tourists kundi mga foreign tourists kay usa man eh gatrak ang tao tourists na kaya kung na ready tang respond nila kining ko ano tanang ko to mo lagi na to kita may gana kaning nani ba usual nga mga aksidente mga insidente nga nalias pesto na, simple na mga kayo. Doon yung mga panahon nga, kanang ito, ito katawangan kay kini nakatuon o ugas baka, di ba? Kanang gana? Choking. Kanang ordinary nga choking, makamatay kita, hindi nga kayo manage. So, tingali, eh, mas maayon yun nga, while doon na kay restaurant operations, at least doon na kay usa ka tao na expert ka rin, hindi rin tama kinanggap hindi expert ka, hindi na expert, mamatay ko lang sa mo. Mas mayroon yung expert yun na agad like magpa-accredit ka sa ka-establishment, restaurant for example, at least doon na kay kamao o CPR, o niya ganing mga choking response, o ganing mga burns o allergies kay kanang allergies sa pagting naghanap kay malistrasya, gina na, mawala yung nagyong kanta, histamine na mga gulunta na, pero nga nun yung naghimo, naging kapon niya, Pero kasi sa report doon sa ilang office sa tertiary 17, yes, pero gubay-ubay na po nga mga major resorts sa Panglao na trade. Big Run, South Palms, Bull Beach Club. Karong lately, daghan nagpa-manifest mo na magpa-trade kay again, usang mapulikitan na sa mga tourist, nagsuot nila. Inquire na po sila, huwag doon na by lifeguard, trained by the lifeguard kay hindi man mamonitor na to ang gusto sa customer. Basit ang gusto niya, unang gabi na siya maligo, no? Pag night swimming, unang ang ilang policy dito kasi kung sa orasa na kung ito bang lifeguard. So again, we're happy to report again na active participation po ng atong private sector mm-hmm. with regards to disaster management kay although ang Panglao o Maki Maigo atong linog sa 2013, nagkuhan po sila, nangimo po sila ang mga lakad mm-hmm. sa ilang side na ang mga tourist po nagtanaw po sa ilang capabilities nila.
So, so far, may ganatakan na gusto natin ipangutana at na napangutana na rin. Kamu nga namino sa inyong mga bahay diha, o ganahan mong pangutana. At buksan atong text line 0920-954-5482. Para daan siya may pangutana o niya. Bahin sa mga training nila na available. By the way, ito na mga trainings nga, training modules na pwede nga ma-access sa atong mga LGUs. Pwede mo po na ma-access sa atong mga private nga groups. Yes, sir. No, isa po sa akong ipuno. Base sa mong initial nga pag-formulate na mo sa siya, isa sa challenge sa itong establishment nga nung wala sila skill no, or train na personal ito kay umuduo sila other agencies or organization na iba yan. No, for, ako na mawag, ang CPR, first aid CPR na training is 1,800 per person. Lifeguard, that will cost them around 4,000 pesos per person. Manang, matlong sila mong padala, pairiton sa train na establishment ito. So, di ako natumusod, no? Pag tanaw sa shops, nasa laikuang, pili ka pa ito ipasan ni Tarsio ng 7. Kita mo fill in. Hatag ka training, and libre ang ato ang training. So, even the private ng mga establishments and companies, libre. No, all they have to do is to write a letter address to go through our PDRM officer, Dr. Damalerio. Then we'll schedule, no, we'll send technical experts or specialists para sa ano. Kailan ko na doon natin menu of these trainings na pwede na ihata? Training there, the trainings. Module ng training na pwede na ito ihata sa ating mga local government units. At kung sa ang nature sa atong training na pwede? Kaya natin yung mga uribay na trainings na itong bina-offer. Natin sugod na kung kung saan pagkanda kung earthquake drill. Kaya dagan sa ito, na sa tertiary 1-7 at sa PDRMO, may mga magpakanda kung may plan. So, this is so may mga drill kung may plan, maganda ba? No. So, isa na, sa mga pagkanda kung mga drills, kung saan dapat i-prepare, first aid, CPR, emergency vehicle operators course. No. Kaya ka nang dagan ng mga driver na pag-ambulansa, kaya ito ko na din sila habit na sa kasada. So, nakatay training na sa rin itong emergency vehicle operators course. Then, nakatay rope rescue ng mga training na siguro technique, high angle rescue, even water safety. And rescue, no? Water search and rescue. Ato nang gina-offer. And that's for free. Ato ang training. Okay, kaya for example, yung pinag-aware ko ng mga posibleng na ato yung kuhaan, no? Ang mahibadya at ang disaster, water and search, water search and rescue, kung doon ay baha, kung doon ay mga mahanon, kung sa'y pamahagi, kaya hindi po na doon mo pwede o patakatakaan, kaya murang maduhagin mong malumos, ano yung kanakiha, o hindi ka mong ma-approach, ano? Na ako experience na yung kausa na abi ko sa yon di ay kinala mangaway gyud ka di ka kuwa di ka kuskan patiyo kyu kay hapon kay karon tawo na paglisod na mugulit kita na mugulit ra bagina ni mo liukod ra bagi kana kay siguro nga di check up oi ko kay sa yon ba ikaw mo gres kyu ikaw gyud ay pamatay no delikado ning yani mo sitwasyon na so kinahanglan kita na atong pangandaman. So many of this training na available there is Tarsier 117. Kanina na ang final na itong topic would be itong Tarsier 117. Although na natin plano ka mag-set up o station sa Luan or Tubigan? Luan. Karon na, okay. Kining majority, kung say majority sa itong use response sa Tarsier so far? Tarsier 117. Majority sa itong ginarespondihan is more on road. Motor vehicular crashes. Dakan din na. No, pero with the help, with LTO na karon, nasikto na sila, medyo na minimize na. Ang second in line is kaning ato ang cardiac arrest. No, mga heart attack, na tayo mga cases ng mga cardiac emergencies. Second, ang kasuna, ika number two, sa itong suki ng mga respondihan. So, kaling gali ay, so in other words, there is this immediate need yan yan ito si PR, no? Kailangan padaghanon na ito ni. Dali, naman ginunta po itong training, di ba? In fact, buhol ka rin na yung gala na magkulang punta ka kung doon na tayong mga manikit na rin mga tao sa kalusuran sa itong last na training na ito. Tingali, mas maayang kiting himuon, no? Na kanabang home-based na ganyan siyang skill. Tungod kay mo na gani ang demon nga magkaon ra ka di ka kay mo magdungan da dungan ni mo ba accidental ni dungan ni mo ginawa og ton o tubig mo na di man mahimo na dunganon o bitaw ra kay mo di ko lo ka pwede nga igawa sa mundi da mo
di ba? Ginagin na ay mga skin na dili yun pwede mo. Doon nga na siya. Mawa na makaingon nga ka na maksidente niyo. Ano ba takay bawo? Kining unsa ka crucial ba? Ani nga ka na ma-deprive mo oxygen ni mumutok, no? So, very basic yun yung taka. At least, kung doon na incidente nga ka na, kaya mo kayong faint na, kunya na kuha na unsay mo ay ang buhaton kay wi mo buhaton na imong emergency responder although paspas ang tarsir pero kanang 2 minutes nga panahon nga di pre mo to ko siguro o gulay na ini gawas o man salbar na to pero wala kay mo unsa sa mas payo gyud nga mas dali na response na to kanang at least na lang siguro na to manay oxygen nga makasod sa iyang uto karon dili ta man disgrasya. Yes sir. Tuhan ano sir, doon na may balahon no, nakalimot lang ko sa RA number ko, kinikitawag ko sa Boy Libro. Okay. Authored by former Congressman Yeng Giao sa Pampanga. PBA coach man na si Yeng Giao na si Samboy Lim. Kailangan siguro kalinganan na ito ulit. Itong mga kaida na ito, mga fans sa PBA. Itawa man na siya Skywalker, no? Itong sikat kayo na veteran PBA player sa San Miguel team. Unya, nagduha ni si Samboy Lim o sa ka-exhibition game among former PBA players. Kung niya, all of a sudden, i-collapse niya. I think, kumukuma sa 12 minutes niya kahigda sa ground. Kung niya, crucial between 3 to 4 minutes na away oxygen yung umuto. Crucial kayo, no? So, na among the former players na kaupan niya, nakahatag ng CPR o BLS dito ni Samboy Lim. So, karoon sa balita, I think, vegetable siguro si Samboy Lim. O na nagpasa si Congressman Yenggio o wala o sign na niya by former President Mariano Aquino. Requiring all secondary students before graduation to have BLS and CPR training. It used to be, sir, sa una, depende, before ka mag-graduate, kapag-planting ka, nakukasitling, or maka-community activity ka, then tagano clearance sa DepEd na magkapasok, magka-graduate. Pero karon basic na ni, requirement for graduation sa high school, na tanang bata na ay basic BLS and CPR training. No? Anong itawag mong Samboy Lindo. So, higayin po rin ito sa mga kaigsunan nga namin ako, labi na sa ito. Implement naman eh, sa DepEd, kailangan naman ng mga skilahans na nag-request sa treasurer, magpatrain ng BLS and CPR. Option na sa Samboy Lindo, sir. Basic life support na higana, no? Tinangilan yun, at least, mas mayog sa itong balay na ayusag yun nga makaibaw, mas mayog yun, mas lamig yun, kitang tanan makaibaw. Although, para sa mga gagmay-gagmay ang mga tao, murag, kuwari mo kita, skill naman siya na. Okay. Actually, ang pag-pump niyo mo siya sa pagpabuhis, kasing-kasing sa kaning biktima, hindi man na kinahanglan na bukat yung kakayo. Na-technic ka na. So, bahala kamay kang tao, basta kay nakaibaw ka kung sa prinsipyo o nang mong ibuhan, may na lang na, kaysa mo na nang hilanting. Kami ang pan kung mga tao nga, bisod kayo, ka na, yes. Tinawag na, sorry. Na, hindi po necessary kinahanglan graduate ka medical na kurso, karawak ang CPR, or college graduate ka. Dili mo count kung sa'yo medication background for CPR. But ang among aim, together with the Samboy Lim Law, among aim is to have at least one trained first aider in every buwan ng family. So, realize na siya through the Samboy Lim Law. Tanang graduating sa primary and secondary, kung ato na siya i-train, imagine sila kapamilya. Kanay na train karon ng sarong. Then based on statistics, 80% na ng mga cardiac emergencies, may tabo bin na wala sud sa ospital. No? Wala yung presensya sa doktor or mga train mo mga first aiders. Okay? Usually, witness na siya mga bystanders na di kebalo. Manang taas ato ang rate na nagong hindi mo survive for cardiac emergencies. Through that, yeah, plus the free training sa kong tayo ng sabi ng PDR mo, pwede na ito na siya may address na manager. Okay. So, mauna mo yung gana. Gana na ito. Kaya mas nabiyan. Kaya mo na sumili na ito. Masing rapas na. Rapas na kayo. Mauna yung iwan na kayo. Hindi mo magkuha. Nagkanjuga dyan ato kaya ang istorya. Ba't hindi mo yung gana? Itong nga. Huwag yun. Nalasing po. Huwag yung pagpupo sa itong oras. Uniya. Gusto pa ka ang tagada nga. Kaya yung mahita po ang information sharing dikat sa itong PDRM. No? At nga ato lang ano yun. Pumunta na ito sa oras. Atong i-promise nga ang Kapihan sa PIA maningkamot ni makakuha from there and unya atong itagap isip social cards sa atong Facebook account sa PIA Bohol. Ato na rin din yung tanawa dito, pangitaan rin yung kung sa'yo ngayon ang buhaton kung panalitan ulay. Gani nga mahita po, ato na iya naman lang kaya aron makahimota nga ang atong response na nang coordinated kaya mo ka kung sa'yo ngayon buhaton
Kaya Nick, eh, kasi kung pagka, sana, mga bali na nga itong mga procedures pa, yun ano, result na hinoon din ang pag-recover ni kinabuhi is tao. So, ilan na mga hipada statements at mga resource persons? Kaya, kasi ko na, once again, may hingala, asakan sa Philippine Information Agency ni LB Pugosya, ni Jose Rick Batista, ni John Calope, o ni Tener Tanuel. Pasalamat ang daghan ni, ni Sir Anthony Damalerio o ni Sir Mark, no, Galia sa Antarctica 117 o sa Tagbilaran. Ang tibuok pwersa sa Provincial Government ng Bohol na pinapagpadahan din sa ito mga higalang sakop sa Provincial Disaster. O kanyang tanan, once again, kini si Ray at Richo, mag-ingon kanyang dagang salamat sa inyong pagtubay. Hinawag na kinantanan atong ibutang sa panunduman nga ang disgrasya kanunay ginagpuyog na ito. Ato lang is andang bata o kaya mga tabunse atong buhatong kung kini buhabot na. Maing hapon na ito. Thank you.